naman yung bonding na makeup artist. And for today's video, isuturuan ko kayo kung paano maglagay ng mga fake nails. Ito yung mga fake nails na gagamitin natin, pero hindi ko to gagamitong may mga diamante. Ito muna ang gagamitin natin itong mga plain na nandito sa aking harapan. And ang kailangan natin is mga fake nails, syempre. At itong adhesive. Actually guys, ang adhesive talaga nitong fake nails na binili ko is na-dry na siya, like nakakaloka. Sa Changi ko lang siya binili. And kung nakahanap, ito kasi tinay ko lang siya binili kasi gusto kong matry kung ano yung feeling na may fakeness kasi mura lang din siya, nasa 150 tapos na tama-tama rin nun is kailangan kong magkaroon ng maganda kuko para mas maganda yung kuko natin. Tapos nakita ko na okay, binibili nila ako ng ganitong kuko. Uy! Hi! Aha! Kailangan natin ng adhesive again kasi ang adhesive nga nito binili kong mga kuko is na dry siya. So itong gagamitin kong adhesive. Itong gagamitin kong adhesive is yung ginagamit ko para sa aking eyelashes. And trinay ko siya kagabi. Okay naman siya. Dumidikit naman yung kuko. So first natin ilagay is yung adhesive. Lagay mo na natin sa kuko natin. Make sure na malinis ang kuko. Akin malinis lang ang kuko. So okay na to. So lagay lang natin ang adhesive. At medyo nalulay na ang adhesive. Ba't ka tumatawa din, Cheres? So, i-cover mo lang yung kuko mo, yung whole na kuko. Pagkatapos mo ma-cover yan, isi-stay lang natin ng after 5 minutes. Hindi katulad ng mga adhesive sa mga kuko is kailangan diretso, diba? Ito, maghintay ka muna kasi sa eyelashes itong ginamit natin. And kunin mo yung mga sobra-sobra kasi grabe magdumikit yung adhesive ng mga eyelashes. Hirap niyang tanggalin. At kung hindi mo siya tatanggalin habang hindi pa siya na-dry, pag kunin mo na yan siya tapos dry na, mag-iitim yan siya dahil sa mga mararab mo siya. So, ibublow lang natin sa yung kabilang kamay na ibublow lang natin siya. Mamaya lang yung yes, oh. Ang gulo mo! Oo nga. Kasi siya, oh, ang gulo-gulo niya. Nag-uun siya, oh. Bakit mo? Gamitin mo lang. Tapos i-blow mo lang talaga siya. Sa... And after 5 minutes, tapos na natin mapadry ang ating adhesive sa ating mga kuko. So, kuha tayo ng isang fake na kuko. Then, we're gonna put it in here. Dahil sa pink ito siya. So, ilalagay lang natin. Para magbukha siyang real, i-push lang natin siya. And hanggang sa, i-push lang talaga natin. Hanggang sa pumunta siya sa dulo na part. Pagkatapos niyan, we're gonna press it like, magbilang ka lang ng 1 to 20. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1920. So, yan, nakadikit na yan siya. So, yan na yung fake na po natin nalagay natin. So, kuha na naman tayo ng isa pang kuko. Okay, lalagay natin siya dito. Na siya. Tapos, make sure guys, huwag kang maingay, Charis. Make sure guys na na-fit ang fake kuko sa inyong kuko na real. Kasi pag hindi siya fit or hindi siya angkop sa size. Charis! Pag hindi siya ang ingay ni Charis, oh. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Hi, guys! Halika dito, halika! Dali! Halika! Mag-hi ka sa kanila. Hi, guys! Oh, yan. Tapos, dapat fit, ha? Para at least hindi siya talaga fake masyadong tingnan. Wait lang, ayos ko mga camera kasi na. Yan. Para hindi talaga siya fake tingnan. Kasi fake na nga, tapos nagbumuka pang fake. Diba lang? Pangit naman. So, bilang naman tayo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, yan. So, i-repeat lang natin yung ginagawa natin. So, babalik na ako pagtapos ko ng aking mga kuko. Guys, tapos na tayo sa ating mga kuko. Tapos ko rin siyang ilagay. So, ito na yung whistle. Ta. Diba? Ang ganda ng ating kuko. Ganda ng ating kamay pag may kuko tayo. So, parang nakakaan na siya na, ay, okay naman naman. Yamanin ang ating kuko. Kahit di alam na, mura lang siya. Di mo akalain na may good. Kahit yung maliliit ang kuko, magkakagkuko kayo ng ganito kalalaki. Kapag bumili kayo ng mga fake na kuko. So, kung gusto, kasi ako, natry ko to kagabi. So, natulog ako, tinatanggal ko kasi baka mabiak siya. Or maalis sa kamay, hindi ko makita kung saan. Napunta kasi malikot ako matulog. Tapos, then, kapag nafe-feel ko na para matatanggal, ginaganyan-ganyan ko lang sa kanya aking kamay. Kasi may nasasanay na nga ako eh. Tapos yan, nilagay ko. Parang nakakaano siya. Ang design pala nito is medyo may pag roses na ganap. Kung kikita niyo ba yan? So, ganyan yung ano niya. So, ang ganda. Tapos, makahawa ka lang na. So, example, mag-makeup tutorial tayo. So, ang ganda, diba? Aray ko. Kagaganyan yung ganda ng kamay. Kasi may pag-ganyan-ganyan effect pa. Hindi yung pangit yung... Kasi hindi naman sasabi ko na pangit ang walang mga kuko. It's just na nakakaganda lang talaga siya ng kamay. And medyo yung... Parang kung sa babae pa, kung may makeup pang babae, nakaka-confident. Tapos, kung may kuko ang kawis ng kamay, parang ang ganda-ganda, mag-ganyan-ganyan. Yes. Mag-ganyan-ganyan. Mag-blow ng kiss. Actually, guys, bata pa lang ako na matry ko na to, as in, na-try ko na talaga. Tapos, gusto kong yung, hindi, ano ba? Na-try ko na to siya, pero hindi ko inisip na ganito ko ng purpose, parang nakakaganda, parang yung kuko mo parang kung artista, yung ano, yung akin lang, may kuko lang, yung ganon, okay, may laruan, ganyan yung isip ko. So, naisip na ang ganda pala niyang gamitin. Tapos, naalala ko noon, hindi kasi talaga ko marunong mag-ingat niyang parang natatanggal siya. Tapos, isang beses ko lang ginamit, tapos hindi ko na alam kung saan yung napunta. Tapos, naisip ko kasi nag-search ako ng mga YouTube, mga unboxing and nakita ko kay Ate Ann Clothes na sobrang ganda ng kuko niya. Kasi ang ganda ng kuko niya pero sa mga vlogs niya hindi naman ganoon kaganda. Pero pag nag makeup tutorial siya, super ganda talaga, like pag parang yung unang makikita, first ako na makikita yung mukha niya sa video. Second na mapapansin mo is yung kuko niya kasi ang ganda ng mga ano to sinerge ko. Tapos may nakita ko noon nag-unboxing siya. Tapos sinerge ko yun. So kita ko, ay ganito pala yung ginagamit nila. Yung magaganyang mga binibigay ng kuko. Sabi ko, saan ba ako makakabili niyan? Kasi wala akong pera eh. Tapos naalala ko, nakagamit pala ako niyan. Naisip ko. Tapos to noon, tapos may nakasabi sa akin kasi nga 'di ba napalinis ako ng kuko nung nakaraan. So sabi ko, "Auntie, yung may mga design ng mga kuko." Sabi niya nandoon sa ano, may Changi, baka nandoon, may mura lang naman niya. Kasi naghanap ako. Kala ko wala kasi sinabi niya store, wala naman doon. Tapos sabi niya pa sa CDR King daw. Ha, sa CDR King? Parang hindi naman niya nakikita sa CDR King. Tapos, kuko-kuko may CDR King. Tapos, pero tinry ko pa pumunta doon sa CDR King. Sabi ko, wala namang kuko-kuko dito. Tapos, gustong-gusto ko na talaga siya. Kasi ang ganda nga siya sa camera. Maganda nga siya. O, tingnan niyo naman. Tapos, saan ba ako makakahanap nito? Tapos, noon, umakit. Pumunta na lang ako sa mga department store. Tapos, nakita ko doon yung mga kuko-kuko. Actually, ito, sama niya sila. Parang set up sila. Ito, may mga crystal, may mga diamante. Ito yung mga walang diamante. Yan, ito yung walang diamante. Ito may mga diamante to. Nilagay ko na siya dito. Tinapon ko na kasi yung nalagyan. Kasi, wala lang. Nilagay ko na lang siya dyan. Tapos, sabi ko, ay, nandito ka lang pala. Tapos, wala akong pera nung pupunta ko. Tapos, sige, bibiliin talaga kita kahit... Tapos, ang presyo lang yun, 150 pesos. 149 pala. Pero, malapit na 150. Bibihin talaga kita. Nung pagkabukas, may pera na ako, binili ko na kagad.
So, binili ko na siya kaagad para mapakita ko. Kasi gusto ko, for example, yung mga ganito kasi, ano lang to siya, kung sa ano pa, fake lang to siya, parang hindi masyado maganda ang quality. Pero mapapakita na kung gusto mo talaga maka-achieve ng ko na gustong-gusto mo. Okay na siya. Pwede na siya pa-practice kung hindi ka pa marunong maglagay. Okay na yun to. Ito. Mura lang naman kaya hindi ka mag-expect na maganda talaga yung quality. Kaya gusto kong matutunan mo na siya paano siya ilagay, paano siya, ano dapat yung gagamitin, ano yung dapat. Parang yung maano ka lang, yung malaman mo, para hindi masayang yung bibilhin mong mahal na ganito. Kasi may mahal na ganito, pero hindi mo masasabing malugi ka kasi super ganda talaga ng mga designs niya. Like, modern ang design niya. May mga matte, may mga diamonds. Ang ganda. Ito, parang simple lang kasi ito. Parang pamalas sa presyo niyang 150. Yan. Tapos, ang size pa doon is puro 10. Hindi ka makahahanap ng mga size na for example, maliit yung kuko mo. Hindi mo mahahanap doon sa binilan ko kasi ang size niya 10. Tapos ako, tama-tama lang talaga yung 10 kasi ang lalaki kasi ng mga kuko ko. So, tama-tama lang siya. Yung iba nga, ginupit ko kasi may mga, itong isang dipit ko na nails. Hindi ko siya mahanapan ng partner kasi yung isa dito, yung ito na nails, is tama yung size niya. Pero pag kabila, hinanap ko, wala. Anong bang? Tapos may mga extra naman siya. Pero yung nilagay ko, sobrang laki dito para dito. Tapos ito, tama-tama lang. Wala siyang kapartner. Ano ba yan? Saan ko ito kukuhin? So, ginupit ko na lang. Ano ko na lang sila. Tingnan niya naman. Oh. Ginupit ko lang. At ito pala yung ginupit ko. Kasi, basta marami din akong talagang ginipit para lang magka siya sa kuko ko. Kasi malaki yung kuko ko. Pero mas malaki yung fake na kuko ko. Kaya ginipit. And kaya ko hindi napakita kung paano ko siya in-unbox. Kasi nga gusto ko siyang matutunan kung paano ko siya ilalagay bago ko ituro sa inyo. Kasi mahirap naman magtuturo ako ng paano maglagay. Pero hindi ko pa pala yun napatry. So, ginamit ko muna siya kagabi para ma-tutorial ko sa inyo ngayon. So, yun lang ang ating tutorial today, guys. Ang paano ang maglagay ng mga fake na kuko. And you know, guys, talagang nakakaganda talaga siya. Paulit-ulit ako, no? And maganda talaga siya. Like, pwede ka nang mag-model nito. Diba, ito naman yung mga pangarap ng mga girls. Ang magkaroon ng makeup, magandang kuko, may mga trabaho tayo, and yung ma-happy tayo. You know, yan yung mga gusto natin sa life. Kaya, ito, maliit lang to siya na kaligayahan para sa ating mga girls. So, at saka mura lang naman siya dito sa amin. Dito sa amin. Mura lang siya. And kung may gusto kayong bilhan, sure makakahanap kayo ng mga online shop or anything dyan na mas maganda ang quality and mas mga magaganda ang design. So, I hope you give it a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to comment down below. Bye!